This episode of Science at Home is done in partnership with ADHI Kalikasan, the Ecological Awareness Initiative organized by DZ Biology Group from De La Salle University. Follow them on TikTok and Instagram for more interesting content on ecology and the environment. Welcome back sa panibagong episode ng Science at Hope at ngayon ay ipagpapatuloy na natin ang ating exploration sa soil at mga vegetation types ito. Noong isang episode natin, pinag-alaman natin ang iba't ibang klase ng mga ecosystems dito sa Pilipinas na kung saan grasslands at forests ang pinakilala. Ngayon, kumuha tayo ng mga soil samples sa mga nasabing lugar at tinitingnan natin ang kanilang mga vegetation bank sa kanilang soil texture. At ngayon, tara, simulan na natin! Sa experiment na to, gagamit tayo ng mga graduated cylinders, dishwashing liquid, at the same time, gagamit rin tayo ng mga rock sample at dissecting microscope para obserbahan ang mga iba-ibang minerals sa mga rocks. Una ay maglalagay tayo ng mga soil sample sa mga graduated cylinder. Sisiguraduhin natin na kalahati ng graduated cylinder ay puno ng mga soil. Matapos ito, ay lalagyan natin ng water ang mga soil sample. Mahalaga na punuin natin ng tubig ang graduated cylinder para nang sa ganun ay madali siyang lalagyan ng dishwashing liquid. Ito ay magsisilbing detergent para mag-iwahiwalay ang mga soil textural class ng ating lupa. Habang hinintay natin ang mga resulta ng ating mga naging soil texture analysis, mahalaga rin na malaman natin ang mga composition ng mga rocks na bumubuo sa ating mga soil. Dahil di kalaunan itong mga rocks na to, kapag nag-undergo sila ng weathering, sila ang mga nalalaman natin para maging composition ng ating mga soil. Mahalaga rin na malaman na bawat rocks ay bumubuo ng iba't ibang mga minerals na matatagpuan sa iba't ibang klase ng rock formation. Now, mahalaga malaman kung ang rock ay either igneous, sedimentary, or metamorphic. Pero paano ba natin malalaman kung ano rin ang mga ito based sa paglilingin sa kanila sa microscope? Tara, tingnan natin. Simulan muna natin sa mga igneous rocks. Ang mga igneous rocks ay madaling matandaan sa mga sumusunod. Maaari sila ay may glassy texture kagaya ng obsidian. Pwede rin magkaroon sila ng mga intergrown crystals kagaya ng granite at ng basalt. Ang mga igneous rock ay matatagpuan malapit sa mga bulkan dahil sila ay direktang namumuo mula sa mga magma. Ang pangunahing katangian naman ng mga sedimentary rocks ay ang kung saan binubuo sila ng iba't ibang mga maliliit na particles o tinatawag na mga sediments. Maaari rin may binubuo ito ng mga iba-ibang maliliit na fragments ng mga living things. Samantala, ang mga metamorphic rocks naman ay ang mga nagmula sa igneous or sedimentary rocks na nag-undergo ng heat and pressure. Isang katangian nila ay binubuo sila ng mga banded crystals. Atin ang balikan ng ating mga soil samples. Mahigit ang isang linggo, makikita natin na ang bawat soil texture ay nakita na sa mga lupa. Sa grassland soil, makikita natin na evident ang sand. Ito ay sapagkat evident ang leaching sa mga grassland ecosystems. Sumunod sa sand ay ang ating silt layer na sinundan rin ng ating clay layer. Dito, makikita natin na mas maliit ang kanilang ratio kumpara sa sand. Magtungo naman tayo sa nakuha nating soil sample sa ating mga forest. Evident rin dito sa ating sample na ang sand ay ang pinakamalaki ang kanilang percentage. Kung ikukumpara naman natin ang organic material na meron sa forest sample, mas kaunti ito kumpara sa ating grasslands.
So that concludes our episode for today. Until next time, this is your Sir Dave saying keep safe and always have fun learning science at home. Goodbye!